Thì bà thà kêu mình mình ta cho how to choose a life partner ang pagpili sa maging kabia kira obserbahan mo kung siya karapat dapat ba sa pag-ibig mo hindi magpaksal pag-aralan mo ng bawat isa kay mahirap sumubo ngayon katulad ng kanin pwede mo ilua kung puno yung ilua kapag ito'y mainit ang kasal habang buhay ang iyong record habang buhay. Kapag ikaw mag-asaw nga kasal sa isang babae, kandidato ka kasuhan ng bigami o bigam niya. Kaya huwag muna magpaksal. Sabi ba? Nangyari sa akin yun. Di ganito, ano nangyari? Anak namin ay tatlo na. Ha? Nung magpapasok na, na kami nagpakasal. Ang iba naman, pag sabi pare, pag bilog ng buwan, saka magpaksal. Ngayon, di ba, pag bilog ng tiyan. Kasal mo nga kayo, halimbawa kasi kayo, di automatic, kasal na kayo agad. Ngayon, yung kakasal niya halimbawa ngayon, makihiwalay kayo dahil mag-aaway na kayo. Bata ka pa. Pag-aralan mo na maayos ang pag-ibig, hindi busy katulad ng kanin. Kasi, siyempre, mahirap yung live-in lang, tapos pag naanakan ka, tapos pag hindi kayo nag-work, iba na naman. Hindi katulad ng pagkasal kayo, may pangahawakan kayo. Saka para sa anak namin kaya kami pagkasal. Para hindi sila, kumbaga anong tawag yung color room, legal. Kasi iniisip namin hindi para sa sarili namin, para sa mga anak namin. Para hindi nakakaya sa tao. Siyempre kasal lagi. Doon tayo sa legal na pamamaraan. Hindi kasi sa akin advisable yung live-in lang. Yung try lang muna, hindi. Pag kasi sumaba ka na sa ganyan, ibig sabihin, kahit ano man yung pagdaanan, yung hirap o problema, lulutasin nyo na mag-asawa. Tsaka kahit maghiwalay kayo, kayo pa rin hanggang huli. Kasi kayo yung nakapangalan eh. Pag hindi na kaya, pag hindi nag-work, pahinga. Tapos pag nag-okay na ulit, sama ulit. Hindi, ganun lang. Pahinga, kung kailangan ng space, bigihin. O pag okay na ulit, sama ulit. At least kayo lang yung nagsasama. Parang hassle, naiisip ko, baka mamaya maghiwalay din kami, ganyan. Ako, parang ang gusto ko, kasal na. Kasi nga, para maranasan yung babae ko, pero yung babae ko, hindi, libin lang din. Tapos naghiwalay na. Yung hindi magkasundo yung both part. Parang, siyempre, siguro, alam mo na, may kanya-kanyang dahilan. As long as mahal ko naman yung asawa ko. Diba? Mahal niya din ako. Wala din. Kung hambaka kinasal kami, tapos, di maghihiwalay din kami. Diba? At least ngayon, kahit live-in kami, nagsasama kami ng maganda, alam na ng Diyos yun. Hindi, kung ako talaga masusunod, gusto ko kasal. Kasi iba-iba yung may pinangawa ko pa. Para sa mga bata. Para na rin sa mga bata. Kasal talaga. Kasi kasal ako nung sa unang asawa ko nung namatay. Pinag-usapan talaga namin. Sa akin lang talaga. Sa kanila siguro. Kasal talaga ang gusto. Basta sabi ko, bago mag-asawa, kailangan mag-usap-usap para magpakasal muna bago sila tumutugo pag-asawa. Diba? Talagang yun ang tradisyon ng pamilya namin. Ang kasal ay parang naano ba sa simbahan. Pangit ang hindi kasal. Pag live-in, nagkakasala ka. Live-in lang. Ayaw ko magpakasal. Wala po, ayaw ko pa magpakasal. Pero sabi nila mama, papakasal daw nila ako. Kasi syempre, una-una, walang pera. Tapos syempre, mahirap din ang buhay ngayon. Syempre, kasal para mas dumapatunayan talaga kung mahal mo yung babae. Kasi iharap mo sa simbahan. Ramdam ko naman sa banyo kung talagang mahal mo isang tao eh. Na siya talaga gusto mo makasama habang buhay.